Ayan. Good morning, guys. Hi. So, umaga na. Ayan yung oras. Ayan. So, gising na. So, pwede daro. Naliligo ako. Tapos, tiklop muna ako ng mga kalat ko. Tapos, saka mag-start ng work. Nakakainis na. Pa supposed to be. Maya-maya pa ako gising. Gising ako ng alagang babae. Kasi umaga na daw, umaga na. Ay, hindi sila natutulog, guys. Ngayon lang natulog. Di ko alam kung natulog na. Nag-cellphone. Yung babae, natutulog pag-araw. Gising yan mga alas tres. Iba no, pag mayaman. Hindi naman sila mayaman. Meron lang. May pera lang. Pero hindi ko masabing mayaman, guys. Kasi kuripot, guys. At saka yung mga, ano niya, mga ano, nagkakainis minsan. Ito, busi. O, diba? Wala nang maisip gawin video. Ito, kahit ano. Ito ang mga galing papinas to. 9 months na ako, meron pa siya. Hindi pa naubos. Nag-inis-nos ko sa kumon. Nagagi ko ko ano. Ayan. Diba? Cleansing ta. Ayan. Skin all. May halo siyang ano, yung Maxi Pilipinas pali. O, diba? Nus-nus-nus sa tapalagsa. Atong naong. Sana tulog na yun. Kaan, guys? Kanima ni mga uniform. Kataad lo. Hindi po lirakso. Tipid din, no? Pero pangit tuwing video, ganito lang mga suot namin. Baliktarin natin. Ito ano, siguro makaka-uwi pa ito ng Pinas. Minsan lang naman ako naglalagay. Kasi ano pa siya oh, makaka-uwi pa yan. Ano lang naman, ilang buwan na lang kulang. Kati. Nus-nus natin yung ano. Yung mga libag ba? Yung mga paglalo. Wala akong ibang cream. Ito lang yung cream ko. Gusto kong bumili yung cream na gamit ko. Nahihiya ko yung ano. Ito yung ginamit kong cream. Product nila dito.
pwede niyang ginamit pong lotion. Masyado siyang takay uga kay atong panit. Yan, karon kay init nagsugod diri sa Saudi. Libre man eh. Yan ang maninggi palit. Ayan. Masyong taon niya ula na eh. Maglimpyo sa CR. Yan. Ayan. Mahaba na yung hair ko. Mahaba na siya, guys. Ano na siya? Alam nyo, naglaglagan yung mga buhok ko. Manipis na siya, sobra. Ang tubo niya dyan, oh. Yan kasi may kulay ang baba. Yan, hanggang dyan yung tubo niya. Hanggang kilay na. So, after, kasi ano na ako, no? 9 months. Yung tubo niya hanggang dyan. Ah, mahaba na talaga siya pag-uwi. Masha'Allah. Yung balat ko, hindi masyadong halata. May balat ako dito, guys. So, dito. Hindi masyadong klaro. Ready to daro na. Maraming nang dadaruhin. Ayan. Magdaro na tagsugod. O yung mga buhok ko naglalaglagan. Ang dami lagas, guys. Doon pa, naliligo ako yung laglag. Diyos ko, ang dami. Siguro kalbo na pag-uwi sa Pinas. Kasi yung climate nila dito, hindi naman, ano, pero kasi lagi akong nakatalukbong, siguro ganun. Laging nakatalukbong yung buhok mo ba na, ano, nabalot. Nabuot, kumbaga. Yan. Daming buhok, lagas. Kalbo na pag-uwi. Natutuon pa. Ang ano ng buhok, kawawa yung buhok ko dito. Naglalaglagan. Pero lahat naman siguro ganun ang mga buhok pag kasi nakikita ako sa mga posts sa Facebook. Sabi nila, wala nang buhok nila. Puro lagas na. Ayan. So, ganito, pag umaga tayo. Ayan. Hindi na masyadong nagmamadali kasi nagbibideo pa. Pero pag walang video, bilis-bilis. Go-go-go lang tayo, guys. Daro na tayo, guys. Buhay ng OFW. Ayan. Sugo na tag-balot sa itong ulo. Kasi mugawas naman ta. Mag-balot na ta. Ganyan muna. Kasi basa pa eh. So yan, labas na tayo. Ayan. Good morning, Saudi. Morning na. Ayan. Ito ay ano ko to kasi para meron ako mga souvenir. Ayan. Good morning, katahimikan ng Saudi Arabia. Ayan. Yan no, sobrang tahimik, no? Kagabi, kinunan ko ng ano, matahimik din. Ayan. Good morning. Good morning. Namiss ko tuloy ang Pinas pagka ganito. Marami nang naglalakad. Nag-ano na, kasi trabaho na. Pero dito, wala. Tingnan nyo. No, sobrang tahimik. Ayan.
So, ganyan lang. Tapos, umpisa na tayo ng work natin. Ganun ko na lang, ha? Kasi, bawal yung pakamuli tayo. Binibidyohan yung bahay niya. So, ganyan tayo, guys. Dito na tayo. Dito na tayo sa kusina. Umpisa na ng daro-daro tayo. Ayan. Ayan. Sa atin yung ilaw. Tulog na eh. Tanggal ko to. Maya pa naman siguro yung nagising yung lalaki. Yung lalaki ang nagising. Magkape tayo. I mean matcha. Kuha na tayo ng ating mahiwagang tasa. Magising sila ano tanghali. Lagyan natin ng asukal. Ayan. Ito lang yung matamis na kinakain ko dito. Repot. Wala masyado yung pagkain. Tsaa tayo. Hindi ko siya masyadong ano para hindi masyadong matapang. Saglit lang. Tinatanggal ko na siya. Ayan. Kape muna tayo kasi daro na tayo mamaya. Kaya na. Sa Pinas pa nagkape tayo. Kasama yung pamilya. May pandisal, may pansit. Dito, mag-isa ka lang. Ganun po. Slice bread. Nagpag sana ako ng pancake. Na. Nabubusok ako pag nagluto ako ng pancake. Magkikialam ako sa flour niya. Uri ko pa. Namimiss kong pamilya ko. Kunti na lang namin. Uwi na ako. Anong kape gamit nyo? Meron silang Nescafe. Yung lalaki na may Nescafe. Ito na lang. Hindi ako umiinom ng tsaya sa Pinas. Gito lang. Pag nagdala ng tsaya yung bayo ko, galing din dito sa Middle East, dami yan siyang dala. Hindi ako umiinom. Aamagin na lang doon sa ano. Ngayon naman, maganda naman pala ang tsaya gamitin. Ano ka? Sabi nila yung iba daw. Sabi nila ano? Pang stay away to itong tsa. Yung naman? May isang beses na ako umiinom umaga lang. Sa Pinas, ano? Umaga at saka hapon. Kape. Dito. Tsa ay isang beses na. Ako umiinom. Masyado. Nahaba na talaga yung buhok ko. Puto lang ito pag-uwi.
sinadya ko siyang putulan ng maiksi nung papunta ko dito kasi alam ko hahaba siya. Mahal ang pagupit doon sa Pinas. Inshallah. Yung iba dito, hindi nagsusuot ng ganito. Hijab. Meron akong mga kilala. Kasabay ko dito. Hindi siya nagsusuot. Ako nagsusuot kasi respeto ba sa lalaki. O yung babae. Siguro matutuwa naman sila ng pag-respeto mo. Kasi sa atin, pag merong estrangherong dumating, tapos nagbe-bless yung nagmamalo, di ba? Tuwa-tuwa natin. Kasi tradisyon natin. Ano yun, guys? Nga pala. Sa ngayon na nakapanood ng video ko. Subscribe mo ako. Click mo yung subscribe na words dyan. Yung pula. Click mo tapos sa tapa, sa katabi niya merong bell. Pindot. Pakipindot na rin. Tapos pindutin mo yung all yung nasa taas para next time pag meron akong gagawin video, updated kang manood. Maraming yung life ko dito sa loob ng bahay. Yun. Kung hindi ka pa nakapunta ng Lules, pag pumunta ka dito, at least aware ka na ganun. Tapos, ano yung iba? Bakit kaya minamaliit nila yung trabaho natin? Yung trabaho ng mga OFW yun. Minamaliit nila, lalo na pagkatulong ka. Sabihin nila, katulong lang yan. Meron akong kapitbahay. Pakwento natin to. Teacher siya. Tapos yung katabi, kasi tatlo, bahay niya, bahay ko, tapos bahay na isa. Nag-away sila. Sabi niya, ang yabang mo, katulong ka lang. Tagalinis ka lang ng kubeta sa labas. Ang yabang-yabang mo. Sabi niya ganun, teacher yun ha. Anong pinagmamalaki mo kasi naka-abroad ka? Anong trabaho mo doon? Tagalinis ka lang naman ng kubeta. Katulong ka lang. Sabi niya ganun. Na-touch ako noon. Na-touch ako noon kasi galing na ako ng Kuwait noon eh. Pero matagal-tagal na rin ako naka-standby. Tapos sinabi niya gano'n na katulong ka lang. Oo nga, teacher siya. Katulong lang. Nagkaaway niya, katulong niya. Ako narinig ko kasi katulong din ako. Nasaktan ako. Ang sarap makisali sa away nila. Sarap sabihin na, oh bakit kung katulong, mas malaki yung naambag namin na mga katulong kaysa sa inyo. Oh, ate Chu, nga, ano bang naitulong mo? Oh nga, nakatulong ka sa mga bata na turuan mo ng leksyon. Pero kung tutuusin, kami mga OFW, kami mga katulong na sa ibang bansa, mas malaki ang donation namin sa Pinas kaysa sa inyo. Hindi mo alam? Ang laki ng pirang pinasok namin sa Pinas. Huwag niyong maliitin. Ang sarap pakisali. Yung galit ko noon at this time, parang, sorry ko. Yabang-yabang mo. Teacher ka lang, ha? Oo nga, bakit magkano bang sahod ng teacher? Palagay na lang natin, 30,000 is sa atin 2021. Yung 30,000 nila, magkano lang ang malinis doon pagkatapos ng buwan? Diba? Kasi marami silang loan. Marami silang mga uniform nila. Diba binibili ba nila yung mga makeup nila? Magkano lang ba ang linis nila? Ano lang naman ang pangalan ng naman na teacher eh, pwede ko pagmalaki. Huwag nilang maliitin yung katulad natin. Tulad natin ang mga katulong. Bakit? Ang sarap nga makisali nung
Pero sinabi ko sa sarili ko, wag na siyang patulan. Kasi teacher siya eh. Masisira yung imahe niya. Pakumbaba na lang tayo. Totoo naman, katulong lang tayo. Pero, yung tutusin, mas kilala tayo. Kasi, di ba kilala tayo ni Rafi Tulfo? Diba mahal niya yung mga katulong, yung mga OFW, lalo na dito sa Dulles, di ba mahal niya? Kasi hindi ninyo alam kung anong binubuhis namin sa pamilya, tinitiis namin yung homesick. Dito sa trabaho namin, kulang sa tulog, trabaho more than 16 hours, ilang oras lang yung pahinga mo, 5 hours lang. Nakapapahinga ka lang paggabi, patulog na. Kaya huwag ninyong maliitin. Kasi kami, kahit ganito lang kami, nakakatulong kami sa Pinas. Daan nyo yan. Mayayabang yung iba eh, porque meron silang narating at pinag-aralan. Tapos akala nila, hindi natin alam na magkano lang yung linis nila sa pera nilang sahod. Kasi marami silang binabayaran ng loan. Tayo, buo yung sahod natin. Yun nga lang, ubos din, pinapadala lahat sa Pinas. Napakong ipon. Tapos yun, nakakaano sila, nakaka... Marami sa amin, marami pag sinabing abroad, ang trabaho mo, gano'n. Pag sinabi mo DH, sabi mo, ay parang mababa yung tingin nila sa DH. Parang nilulok daw nila kasi DH ka lang. Gano'n. Kaya yung iba, hindi sila nagbibideo kung anong ginagawa, anong trabaho nila dito kasi nahihiya sila. Kasi yun nga, pagtatawanan ka lang tapos maliit yung tingin nila sa'yo. Ako, wala akong pakialam. Bakit? Naka-upload ba kayo? Teacher nga kayo, hindi naman kayo naka-abroad. Diba? Sabihin nyo, diba? Totoo. Mayayabang kayo. Ibuti kami, kilala na kami sa ano, kilala na kami sa OWA. Eh kayo, sino naka, dipid lang nakakilala sa inyo. Eh kami, OFW, pag sinabi OFW, kasali na kami dun, kasali na ako dun, OFW. Diba? Kilala na ako sa ano, sa kilala na yung pag sinabing yes, mga OFW, diba, proud na tayo, kasi sabi ni Rapi Tulfo, mahal ko ang mga OFW, diba, parang nakakaano, nakakaantig ng puso, na meron pang nagmamahal sa atin, tapos yung mga kapitbahay natin na, ano lang, minamaliit tayo, wala kong pakialam, pag nagsasucces naman tayo, hindi naman sila, diba, yung parang ganun lang, ipaglaban yung sarili. Fight lang. Ayun, kahit saan na lang napunta yung usapan natin, no? So, maya-maya, mag-start na ako ng trabaho ko. Yan. Tuyo-tuyo na rin ng konti. Anuhan ko na siya, talian ko na siya. Para magtalukbo na ako. Tulog pa naman kaya, open ko muna. Para makaginawa yung buhok ko. Si kaluoy sa akong buhok na unsa na ni. Dayon mora to guys. Atong istorya-istorya sa buntag. Sa buntag, sa Saudi Arabia. Yan. Ito yung buntag na nako dere. Bigaman ako ani ron. Sukod na ko o vacuum. Malibyo sa CR. Magmap sa salog. Magpunas-punas. Tapos, inimata sa bata. Ako ana. Ito, download ko muna. Pero madadagdag kay Jog. Ayan, bye. Bye. See you next time. Pindot mo yung notification bell dyan sa baba, ha? Tapos yung subscribe. Tapos comment ka rin sa ubo, sa baba. Then write mo comments mo doon. Sabihin mo, ang ganda ko. Joke lang. Joke lang, ano? So, ganun lang. So, hanggang sa susunod. Napapatay ng ibang video. Yung... Pero maganda talaga, naisip ko pag nauwi tayo ng Pinas. Ang dami talagang views doon. Yun ang naiisip ko talaga. Maganda talaga doon gumawa ng video. Dito ang gagawin mo,
puro dingding eh. Yan, dingding. Tuwing lingon mo, dingding. So, wala kang makikita. Tapos, yun nga, sa labas, pagka may time ako, i-video ko yung mga ano nila. Buhangin, flat lang ang Saudi, guys. Flat. Wala silang puno. Diyan sa atin, maraming puno. Dito, walang puno na ano, kaya mainit. Kasi buhangin lang. Meron namang lupa kasi nabubuhay din naman yung mga halaman. Pero iba talaga sa atin. Mas masarap sa Pinas, guys. Pero sila dito, siyempre, mas maganda yung feel nila kasi taga dito sila. Pero tayo, kasi lupang sinilangan. So, mas maganda talaga sa atin. So, guys, hanggang dito na lang tayo. Hanggang sa susunod. Hanggang sa susunod na kabanata ng buhay dito sa Saudi Arabia o FW. So hanggang sa susunod, magkikita na naman tayo. Don't forget to subscribe my channel and click. Okay? So next time, inshallah, same as usual routine every morning, ganito yung ginagawa. Pero ngayon, nagtadaldal ako ng matagal. Ayan. Kasi supposed to be ngayon pa ako gigising 8:30. Tapos ginising ako ng bata kanina. Kasi hindi pa daw sila tulog, gising pa daw sila dalawa ng mama niya. Tapos ngayon naligo ako paglabas ko sa banyo, tulog na silang dalawa. Kaya ako na naman yung gising, maglilinis na. So hanggang sa muli guys, maraming salamat sa panonood ng aking video. Kahit hindi masyadong maganda yung content, pinapanood nyo. So maraming salamat, sana mag-success ako dito katulad ninyo, katulad ng mga kararamihan na marami nang narating sa YouTube. Sana ganun din, sana may awa ang Diyos na makakaraos, kasi ang hirap ng buhay ng mahirap, taste lang. Pero sabi naman nila eh, nasa sayo yung pag-asenso mo kung sipagan mo lang. Kaya go go go, fight fight fight, bye.